Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ang napakalaking biyaya na pinagkaloob sa akin, sa mahal na Espiritu ng Diyos, sa minamahal na Bishop Domingo Carriol, sa mahal na Presbyter Domingo Carriol, at ganyan din po sa ating minamahal na Area Coordinator, minamahal na Presbyter June Marvida, sa pagkakatiwala po na dalahin sa inyo ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa mga pagkakataon pong ito, ating pong pagbulayan ang ipinapahayag ng salita ng Diyos dito po sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 4, ang talata po ay 2. Babasahin ko po sa NIV version. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Purihin ang ating Panginoon. Ang ating pong pagbubulayan sa mga pagkakataong ito, the principles of faithful giving. To God be the glory. Una, alamin po natin ang kahulugan ng salitang faithful. Faithful means a loyal follower. It is synonymous with the word constant, loyal, and steadfast. Purihin ang Panginoon. Yan din po ang mga salitang ibinigay ng Biblia kapag binanggit ang salitang faithful. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, alamin natin sa banal na kasulatan, what are the principles of faithful giving? Purihin ang ating Panginoon. Una, faithful giving should be one of the first things we must learn as a believer. In Philippians chapter 4, verse 15 up to 16, it says, "Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I stepped out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only." Purihin ang ating Panginoon. Kaya dito mga kapatid ay ipinapatotoo ni Apostol Pablo na ang mga kapatid sa Pilipos ang unang naging halimbawa, ang kanyang naging katulong, una sa pagtanggap ng mga kaloob at maging sa pagkakaloob para sa gawain ng Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga anak ng Diyos, no? Faithful giving should be one of the first things we must learn. Purihin ang ating Panginoon. Sapagkat tayo po sa loob ng iglesia ay tinuturuan ng mga subo ng Diyos, ng mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Glory to God. Pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, in Philippians chapter 1 verse 5, "Because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it to the completion until the day of Christ Jesus." Pangalawa mga kapatid, faithful giving should be focused on the advancement of the gospel. Purihin ang ating Panginoon. Ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit tayo ay mayroong bahagi ng pagbibigay, pagkakaloob para sa gawain ng Panginoon. Dili iba't ang ating suportahan ang patuloy na pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At nagpapasalamat tayo sapagkat sa loob ng iglesia ay sagana ang ating pag-iibanghelismo. Bakit? Sapagkat ang pag-iibanghelismo ay pangunahing nasa puso ng Diyos, nasa puso ng subo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At ito po ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng home free global crusade.
Bakit? Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang nais ng sugo ng Diyos, na ang ebanghelyo ng ating Panginoon, mga kapatid, ay makarating at makaabot sa lahat ng mga bansa. Purihin ang Panginoon. At sa pamamagitan ng ating mga pagkakaloob, ng ating walang sawa at walang humpay na pagtulong sa gawain ng Diyos, mga kapatid, ang ebanghelyo ni Kristo, malayo ang naaabot. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga tayo, bagaman nasa panahon tayo ng pandemya, mga kapatid, nasusubukan tayo sa bahagi ng pagkakaloob kung patuloy nating magagawa ang sinasabi ng Biblian, faithful giving. Kaya ang patotoo ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, walang nakipagkaisa sa kanya sa pagkakaloob at pagtanda. Ang pakikisama ng mga kapatid sa Pilipos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula noon hanggang ngayon, purihin ang ating Panginoon. Gayun din tayo sa loob ng Iglesia ng Panginoon sa ika-apat na pagpupuya mula noong unang araw na tayo ay datnan ng Ebanghelyo hanggang ngayon, mga kapatid, tayo ay kabahagi sa patuloy na pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, faithful giving is investing in eternity. Purihin ang Panginoon. In Philippians chapter 4, verse 17, "Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account." Purihin ang Panginoon. Kaya sa ating mga pagkakaloob, mga kapatid, you are putting money into your account in the bank of heaven. Purihin ang Panginoon. Kaya alam mo, yung ikaw ay habang patuloy na nagkakaloob sa gawain ng Panginoon, para kang naghuhulog sa iyong bank account doon sa langit. Purihin ang Panginoon. Kaya pag ikaw sa bangko, maraming naghuhulog, marami kang makukuha rin pagdating ng panahon. At sabi ng banal na kasulatan, ito ang gusto ni Apostol Pablo, na ang mga pagkakaloob natin ay, sabi ng Biblia, credit to your account. Purihin ang Panginoon. Yan ay papasok sa iyong account sa langit. Hindi yan sa account ng iba. Yan ay papasok sa iyong personal account doon sa langit. Purihin ang ating Panginoon. Ang pang-apat, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, faithful giving should be motivated by our worship. In Psalms chapter 96, verse 8 to 9, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang ating mga pagkakaloob sa gawain ng Panginoon ay larawan. Nagpapakita kung gaano natin sinasamba ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, bring an offering into His courts and worship the Lord in the splendor of His holiness. Purihin ang ating Panginoon. Our God deserves our faithful giving because God Himself is faithful. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, maliwanag sa atin ang sabi ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ano ang pangako ng Diyos sa ating mga tapat na pagkakaloob sa gawain ng Panginoon?
ang sabi ng banal na kasulatan sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Purihin ang ating Panginoon. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Purihin ang Panginoon. Kaya kung tayo po ay faithful sa ating mga pagbibigay, faithful sa ating mga pagkakaloob, the God who promised us is also faithful. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, anumang ating pangangailangan, kaya kang tugunan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Naalala ko po yung isa kong nabasa, mga kapatid, no? Na mayroong isang pastor, there was an American pastor na ang sabi, nakaranas ng isang tragedy ang kanyang pamilya at isa sa kanyang mga Sunday worship ay mayroong dumalo sa kanyang pagkakatipon na isang bumper. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, nang maalaman ng bumper na ang pastor na ito'y nakaranas pala ng isang mabigat na trahedya, lumapit ang bumper sa pastor at nagsabi, "Pastor, ito ang isang cheque. The bumper gave a blank check signed by the bumper." At ang sabi, "Pastor, ilagay mo kung magkano ang gusto mo. Yun ang ibibigay ko sa iyo." Mga kapatid, salamat sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay higit kaysa sa isang bumper. Because we have our blank check in heaven signed by God. Purihin ang Panginoon. Kung bigyan ka ngayon ng Diyos ng isang blank check, magkano ang gusto mong hingin sa Diyos? Mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, our God can supply all our needs according to His riches in glory. Purihin ang Panginoon. Ano mang ating pangangailangan, yan man ay material, yan man ay pinansyal, yan man ay ukol sa ating mga kalusugan, kapayapaan ng buhay, mga kapatid, lahat ng yan kayang tugunan ng ating Diyos, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na tapat. Purihin ang ating Panginoon. Faithful giving to our faithful God. And the promise of our faithful God is the faithful supply of all our needs. Purihin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Awitin po natin ang magbigay ng may galang.